Ano kung ko wala? Okay, so gawin natin yung itong portion na to. Ito. Yan, yung course na yan. Parang yun. So, dinuplicate ko yung clone. Then, i-rotate ko lang ngayon yan. Rotate natin si yung clone natin na yan. Rotate natin ng 45 degrees. Para dalawa na sila. Yung isa kanina, ako yung nakalangitigis ito. Tapos may isa. Ah, so, ang gagamitin lang natin dyan is yung ito lang, itong isang portion lang ito. So, i-disregard natin ito. Ito lang isang portion na yan ang gagamitin natin. So, ito din, alis na tayo dyan. Focus tayo dito. Tapos, i-zero na natin ito muna. Pwede naman natin i-recenter na lang mamaya. Okay, kung i-zero-zero ko para balik siya sa para mas madali. Tapos ang gagawin ko, para makuha ko yung may replicate ko ito, tinapyes ko lang naman ito. Tinapyes ko lang itong dulo na. Yan. Wala na yun. Cup natin. Right click, close polygon. Click ko yun. Then, gamit yung polygon pen, gawin ko lang pod ito. Tapos yung para pag nag-ano siya, nag-subdivide hindi yung para pang bigla na magko-collapse kasi yun. So, kunyari, lagyan ko subdivision. Yun. Nawawala yung definition. So, gabi natin, lagay tayo ang support edges doon. So, loop cut para hindi siya ma-routine. Then sa loob, para magkaroon din sa loob, select ko yan, then inner extrude ako. Yan. Para ma-retain yung shape niya. Tapos, paano natin gagawin ito? Ano sabi niyo, sir? Yung slide? Sweep? Sweep, di ba? Yung, initially, yun ang isipin mo, ba? Sweep. Kaso, ang problema mo, yan eh. Kung walang... Kung walang ganito, makakalusot ka sa sweep. Pwede ka talagang pwede i-sweep mo na lang. Tapos kung gusto mo, dagahin mo na lang sa texture yan. So, in-game, okay. Sa game, mga game engine, para makatipid sila sa polygon, hindi nila yung model yan. Normal map yan. So, kapag malayo, pag tinitignan mo ganyan, hindi nakalubog. Pero pag nag-zoom in ka, normal map lang. Parang yung nandito sa isang portion ito. So, ito. Ayun, ginawa ko. So, ito. Ano isipin mo? Minodel ko, di ba? Minodel ko, di ba? Hindi. Yan ang normal. Oh! Ibig sabihin, mayroon lang information kung paano niya i-bend yung surface based sa lighting information. So, ganun ang trabaho ng normal map. Hindi ko na yung monodel yan. Ba't yung monodel pa? Papahirapan. Isa dyan mo na yung part. Isa dyan. Yung sa lighting. Yung sa iwanan. Yan. Ba't yung ginagawa? Yung So, ang gagawin natin is pupunta tayo sa side view.
Then, ito drawing muna natin yung mismong profile, yung mismong spline na to. Kailangan ko rin mag-spline. Kasi, yun yung mag-define ng curvature nito eh. So, ang gawin natin, gamit yung pen tool lang. Click and drag tayo. So, natin ito. Pat talaga. Yan yung mismo mag-silping parang trap niya. Okay. So, yan na yung initial path natin. Yan yung mismo ano nung path, yung origin yung ano niya, axis niya. Dahil as considered as panibagong object, nasa 0-0 yung coordinate. Kahit saan mo pala ito magulunan yan, dito mag-turn. Palagi dito babagsak ang axis nun. So, para mawala yung axis nito sa centro doon, press natin ang L para ma-enable ito. Then, click natin dito. Tapos L natin ulit para yung axis. So, nandun na yung starting point. L. L, tapos yun, ito. Enable axis. Hindi, kahit walang snap. Kahit walang snap. Basta clinic mo to, mag-i-snap yan kung saan siya, ano, kung saan siya mag-ano yun. Basta maka-detect siya ng vertex. Pero basta part yun yung object. Oh, basta part yun. Hindi ka na kaya enable snap. Dito wala. Hindi na kailangan. Hindi na. Dito, kunyari dito, wala. Unless na i-on ko to. Pag in-on ko to, at naka-on yung vertex snap, pwede ko mag-snap dito. Pero pag wala ito, naka-off to, ang tatamaan niya lang kung ano yung available, o kung ano yung available na vertex. Yun, may vertex doon. Yun, may vertex din doon. So, doon lang siya mag-i-snap. Okay? Pag nasanay ka kasi may tab, siyempre kunyari nandito ka, nagtatab ka para lumipad eh. Nag-i-enable, disable. Para siya disable? Customize mo, delete mo. So kunyari dito, link. Ay, yung axis. So axis, hanapin mo yung ito, enable axis na to, naka-L siya, di ba? Kung ano yung shortcut niya rito, i-delete mo. Yeah, sabi ko sa user, ano, depende kung saan, anong user ka dati. Kung Shabu user ka ba. Naka-record. Okay, so gawin natin ito ngayon, yung mismo sa isang piraso mo. Wala tayo ng cylinder. Resize natin yun. Hindi humihinyo. Humihinyo kayo. Hindi na. Tapos, cloner. Tapos, cloner siya. Then, cloner. Tapos, hindi object. Linear dapat. Although, pwede yung object. So, pakita ko yung difference. Ha? So, pag object, yung object. Yung object dito, itong arrow na to, tapos pick mo yung spline. Ayan siya. Okay. Hindi natin mag
siya yan ang object. Tapos, pipiliin mo lang yung axis niya mismo. So, for example, object, diba? Either na click mo yung cylinder, napin mo yung tamang axis. Yan. Then, click mo yung cloner. Imbis na count, train mo siya. Even na lang. Yan, saka natin i- yung talagang yung dami. Tapos, pag ginawa ko ang spline, magkanin siya. Sumasabay din. Baga, base siya dun sa haba ng spline. Tapos, ito na naman yung isa. So, yun yung isa. So, object mo. And yung isa naman is linear. Linear naman. So, balik natin ito kung ano yung setup natin. Gawin natin siyang explain kanina. So, y. Then, ito iseset na natin yung distance. Isa ka natin tataasan siya. Gano'ng marami. Then, group natin. Pagka-group natin siya, group alt G. So, group. Then, dito sa deformer, click natin yung, hold natin siya, click natin yung spine wrap. So, tataas ko yung cloner sa taas, sa ilalim yung spine wrap. Sa spine wrap ngayon, ilalagay ko yung spine. Then, dito sa spline wrap, dun sa axis niya, ito, piliin ko kung ano yung orientation na gusto. Ngayon, tignan natin yung behavior niya. Hindi siya naglalagdag. Hindi siya hindi nagdadagdag. Nag-stretch siya. Yung isa kanina, pag inihila ko itong mismong spline, yung mismong joints na gano'n, naghihiwalay. Kasi naka-even ka eh. O dahil naka-even siya, inihila mo, parang kung rubber band na naghihiwalay na gano'n. Okay. Eh sa case nito, dahil spline wrap siya, hilahin ko man yung spline, pinipilit niyang mag-confirm dun sa length ng spline. So yun ang difference niya. Pero hindi necessarily na kailangan gano'n. So for example, inihila ko yun. Sa ngayon, nag-i-stretch siya sa spline. May setting yung mismo spline wrap na pwede mong i-disable yung fit ng spline. Pag disable kong keep length, ayun na siya. So, regardless kung anong haba ng mismong spline natin, wala siyang pakailan. Pero ngayon, paano ko siya dadagdagan? Dadagdagan po yung dami ng corner. Pag dinagdagan mo na yung dami ng corner ngayon at i-adjust ko itong spline, kasabay pa rin siya, pero hindi siya nawawala sa ano. Mismong dami nito, hindi nang babasok. So, yun ang difference. So, depende lang sa inyo kung anong klaseng behavior ng spine na gusto nyo mangyari. So, ito ngayon, ang kagandahan pa nito, yung mismong post mo kunyari, nagbe-bend siya. Hindi tulad nung object, kung ano yung itsura ng cylinder, pag nag- bumaluktot yung spline, ano yung, ganun pa rin yung ano, napapit yung ano. Hindi siya ano, hindi siya nagbe-bend na ganito. Kasi ito, yan, nagkaroon ng deformation. Hindi na de-deform yung kanina. Yung parang intersecting yung ano na ganyan. Magano yung, baga, nagka-flash na ganun yun. Pero hindi nagdadito yung segment yan sa... Hindi. Napapit siya kung sino yung nandito sa loob nito. So ngayon, ang gagawin natin is, itong isang piraso na to, yan ang i-model natin. So, yan ang labas natin si wireframe.
So, ang gabi natin is, convert natin sa spline niya. Ay, sa spline, sa editable machine. Then, damihin natin yung segments niya. Sa natin yan. Masyado. Then, click po itong loo. Select po yun. Then, extrude natin papasok. Tapos, hindi natin kailangan itong extra na ito. So, ang gabi natin is UK. Select ko yun. Tapos, delete ko nyo. Tignan natin na yung nangyari. Tignan natin dito sa delete. Dahil marami na siyang segments, makikita mo na ngayon yung property formation niya. So, meron pa tayong kulang. Dito. Walang enclosure. So, ang gabi natin is balik tayo doon. So, balik tayo dito. Dito ang isang mga lapas naman yung quit naman niya. Kailangan papasok. Medyo adjust natin papapas. So, adjust na rin natin ito. Hindi natin ulit. So, yun na siya. Eh, kung kulang, o ano, pwede mo i-adjust naman yung mismo size nun. Masyado mataba. Tapos, yung space in between niya, dagdagan mo lang yung clothes mo. Ay, pagdagdagan yung clothes, hindi pala mali-mali. Hindi dagdagan yung clothes. Baguhin natin yung spacing pala ng clothes. Para dumagdugtong na siya. Yung pagmalayo, akala mo, iisang object siya. Na lang siya. So, ayun nga, sa mga bending area, sumasabay mismo yung host mo. Hindi kasi, baga wala siya sa sentro nito. Kunin na natin ulit ito. Ayan. Kunin natin yan. Kunin natin yun sa pinakataas. So ito yung ngayon yung isang set natin, di ba? Ito. So, dalawang part yan. Ha? Yung mismo nasa loob ito, tapos yung mismo parang pinaka-cup niya ito. Ngayon, bakit siya wala sa zero? Kasi yung mismo ito, yung pinaka-parent niya, yun ang wala sa zero. So, balik natin ito sa zero muna. Okay. Yung pwede na natin yung parent ngayon itong isang set na to. Parent na natin yung dalawang yun. Kailangan dapat kasama yung spline. Kasi pag ginalaw mo to, magpapagalaw dyan yung spline. Yan. Hindi mo magagalaw ito. Yan. Ibang nangyayari. Kailangan yung spline ang control mo na ngayon. So, sabihin, ang iririg mo sa rig yung process, ang iririg mo yung spline. Ngayon, masyadong mataba yung cylinder natin. At spacing niya is mataas. And yung spline natin, pwede pa natin baguhin.
committee pass pa natin. Kulang na. Mahaba na siya din sa pahing natin. Tapos din, mag-group na yan. Magalawin ko to. Pasabay mo. Ngayon yung nakita nyo sa Facebook yung magalaw yung ano, tapos nag-wave yung ano niya, yung tentacle niya. Pwede niyong gawin niya. Ito? Huwag niyong pasigin yan. Yan lang yung, yan yung spline deformer. Yan. Ngayon, minsan kasi yun nga, tama rin siya, nakaka-irita yun eh. Baga, pwede mo i-off yan. So, click mo yung spline deformer. Tapos yung start yung stoplight, i-off mo lang ito. Wala na. Wala ba mong main control yun sa lahat? Pero item yun. Pero item yun. Yung gusto mo mawala na lahat ng deformer? Dito, okay. Dito sa filter, tapos deformer. Okay. Off mo lang. Ito. Hindi. Display lang. So, kung may deformer ka, hindi necessarily na disable mo. Hindi. Baga, in-off mo lang siya sa viewport. Kaso minsan nakakalimutan mo yun. Asan yung deformer ko? Naglagay akong bed. Wala. Okay. So, okay na yan. So, nandun na siya sa gitna, di ba? Okay na siya. Ibig sabihin, nasa na yun? Ito yun. Pwede na natin ngayon i-clone ulit siya. Ito na yung cloner, di ba? Lagyan natin siya doon. So, yun siya. So, basta, ang importante lang naman dyan is alam mo yung behavior ng bawat object mo. So, sa case nito, tinanggal ko siya. Di ba? Tinanggal ko. Zero out ko lang siya dito sa ano, para pag nag-a-add ako ng mga additional elements, naka-exacto ako sa plane. Hindi yung paghihirapan ko sa pili ko na i-align ko na, mag-a-align ako na mag-a-align lagi. Yung mismo starting point ko, i-align ko na kagad. Ngayon, sunod natin is ito, yung madugo. Ito pa lang, parang isang boom squid na eh. Ano yung detail na yun, yun ang bumubuhay. Pag wala yung boring. Compare mo din, yan, ito. Ganyan lang. Compare pag yung oras na naging ganto na yung duro. Dagdag, ano yun. Yung baga, dagdag angas. Level up siya. So, paano natin gagawin yung ito muna. Itong isang portion na to. So, ang gawin natin, para para sa size natin, kunin natin si cylinder. Ipas natin. Para meron lang tayong reference kung ano yung mismo size natin. So, napansin nyo, nag-alt-q lang ako, no? So, sinelect ko yon, then, alt-q para make shape, alt-q ulit para pumunta dun sa selection lang. So, kung baka nakikita yung padalong beses yung alt-q. So, baga yung magic, ano na yung magic solo, tinatokel ko lagi. Ito. Yan pa natin gagawin ito. Normally, dati ang procedure ko dyan sa basic, kukuha ko ang cylinder. Tapos kaya, kunin ko yung mismong roughly kung ano yung height niya. Ngayon, tignan natin kung ilang size yun. Apat lang ba? 1, 2, 3, 4. Hindi, butas to. Butas, tapos butas yun. Parang 4 lang. So, kung 1, 2, 3, 4,
Sakto lang ba? Sakto lang, no? So, ang gagawin ko ito, ang gagawin lang natin is, magdagdag tayo ng segments natin. Dati, tama na yun. Pwede naman natin adjust. Then, convert ko na ngayon sa into ball mesh to. So, press ko si, at ko ng konti ito. Then, select ko yung each side. Delete na natin yun. Ngayon, paano natin siya i-taper? So, before or late, click natin si taper. Hold yung shift. Fit to parent. Then, saka natin taper. Kaso, ano problema? Click natin sa side view. Hindi, ito naman is perfect na ano naman, walang curvature. Kaso, dito, nagkakaroon ng curvature. You know, nagbe-bend. Kasi, dito, segment to eh. So, pinipilit niya interpolate to, saka dito, ay nagbe-bend. Ang galing mo yung curvature. Magandaan niyan, dahil, ano siya, procedural pa. Baga mayroon pa, by before mo yung pumunta ako dito, pwede ko pa rin i-edit to. Kung masyado mataas, pwede ko ibaba yan. Kung nag-exit, tama na siya. Masyado ato mataas. Yan. Pwede na. Ito na ituro isang way. Dati yan, sa basic yan. Supposed to be sa basic, alam nyo na yan. Diba? May madaling version. Kaso, napaka-limited ng controls mo. Paano pag gusto mo magdagdag? For example, itong isang portion na to, kulang sa detalye. Gusto ko magdagdag ng isang ano dito, isang segment. Pag nagdagdag ako ngayon, ito mangyayari. So, punta ako dito. Gawin ko ngayon is, punta ako sa edge mode. Loop cut ako. Then, dagdag ako. Ang kaso, pwede ko magdagdag dito. Yan. Hindi ko makita. Palitan natin ko ngayon. Kaso, pag oras na ginano na natin yan, baga nilagyan na natin sa subdivision surface, kung titignan natin sa ibaw, ayun o, hindi perfect eh. Supposed to be perfect dapat yun eh. Wala pa tayong deforming, wala pa tayong taper eh. Kasi nga, hindi napantay yung mismo segments mo. Nagdagdag ka na eh. Diba? So, yun ang problema kung ganyan ang yung style ng pag-model mo. Unless na, ilan ang ginagat natin kanina? 8, 12 ba? Times 2 natin. May saka natin ulitin yung procedure. So, 24. Ngayon, ito yung isa. Lagay lang natin. Maligari ito kung sa Facebook na ano. Check one. So, plane. Size natin yan. Calculate sa size ng cylinder natin. Tapos, display natin yung NI natin para yung wireframe. Kasi pag NH, pag naka-isoforms ka, ito, naka-isoform ka, isa, nagdadagdag ka na rito. Hindi mo pa nakikita. So, kailangan naka-warframe ka para kung ano yung dami na segments mo rito, yun ang dami, yun ipapakita niya. So, warframe ka. Kung ano yung dami na segments, yun mismo talaga. So, ang gawin natin is
tama na yun. So tama na yung apat-apat siguro. So ang gagawin natin is dito tayo maggagawa ng mismong profile natin. So ang way of thinking niyan, itong isang piraso na to, yan, isa, kunyari, kukuha ka, kakat ka ng isang piraso ito. Tapos yun yung nilatag mo, parang plinatin mo. So, ibig sabihin, ano yung tsura mo? Pag oras na plinatin natin yun. So, hindi natin kunyari, ganyan. Response key, tanggalin ko ito, dalawa, itong isang hips na ito. Yan yung tsura niya, di ba? Ah, yung quarter, ang pinatrap mo, pwede. So, bali, yun nga, yung isang piraso na yun, kukuha ka ng quarter ng mismong object. So, yan na siya. Gagawin natin ngayon is, so clone natin siya. Clone natin ngayon siya, then linear. Tapos, linear, kailangan natin ngayon muna yung mismong size nito para accurate tayo. So, ano bang size nito? So, try ko i-resize ha. Tignan ko dito ngayon. Para malaman ko ano bang tama size nito. In-scale ko na lang. Scale ko sa X. Yun, magbabago. So, ito yung size ko. So, yun bang exactong 3 yan. So, alam ko na 3 talaga yun. Then, saka ko siya i-clone. So, dito na ako nito. Iwan natin ulit siya. Owner. Then, linear. Tapos, along x-axis, diba? So, 0 ko itong y. Ano nyo? 3. So, 3. E, 4 yan. 4, diba? I-group natin ulit. So, green-up ko na ngayon siya. Nilagyan ko na yung bend deformer. Ngayon, ang problema ko dyan, ito mismo bend deformer, yung fit to parent, sinong parent ko? Wala siyang parent. Kasi, cloner to eh. Ang daming laman na information yan. Baga, uniparent ko dyan, kaya nalilito. Ang solution natin ngayon, is natin yung cloner, then, magtag-tag tayo na ang tinatag ng connect object. So, nandiyan na si connect object. Itong si connect object, ilalagay ko si deformer doon sa loob, kahilera niya yung cloner. Ngayon sa ako ipit ko parent. Ayun ang parent na yun yan. Parent niya is yung isang set from here to here. Tayo kung ngayon sabihin, 360 natin. Masyado mo na. Mali yung, ano niya, bending niya, di ba? So, pero yun naman ang bend lagi. Palagi mali yung presentation. So, ikot ko ito. Ikot ko siya 90 degrees. Then, fit to parent ulit. Then, saka ko siya. Nagandaan sa ganyang approach is kahit anong baguhin ko ngayon dito sa plane na to. So, for example, dito yung plane ko. Mag-a-adjust yun doon. Sasabay pa rin yun. Ngayon, okay. Okay na sir, i-bend natin. Paano natin ngayon? Hindi, hindi po. Paano? So, another null na, for example, di ba, kailangan natin, ito eh, pumasok dito yung nangyari, FFD or yung taper. Di ba? So, ang gagawin natin, ito na yung null eh. Ano saan ito magsimula ng null? Dito or dito? Dito. So another group dyan, ganyan. So null. Then dito, saka ko maglagay ng another connect. So connect natin. So 3 as 1 yan ito, supposed to be. So ibig sabihin, saka ko lagyan ng, for example, taper. So, ngayon, yung mismo taper ngayon,
pag in-adjust ko na to, alam mo na mga department, balot ko kalagi ang nangyong, so, i-rotate lang natin siya. Ayan, fit to parent muna natin. Ayan, so parating 0. Ngayon, natin, ang haba ng process para lang magawa mo yung gano'n. Pero yun nga, napaka-powerful niya. Kung gusto kong magdagdag ng detalye dito, nangyari, gusto kong i-adjust to, isa lang pakikiraman ko. Nangyari, gusto kong galawin lang yung area na to. Perfect pa rin ang deformation niya. Depende sa size kasi. Yan ang problema, yung sizing. Paano mo i-exacto yung mismong sizing niya? Unless na yung gagawin mo, palagi naka-fix yung size mo. Pwede yun. Kung palaging 3, palagi yung ano, para pag oras na yung finitid mo palagi sa floor, 3 din dapat. So yun ang magiging problema pag oras na ano. Kumbaga, naka-macro, kumbaga naka-macro siya. Malaging ganun. Okay, tapos, well, yun nga, plane yan. Tayo din sa plane. Double click po yan. So doon, pwede na ako magdagdag ng detalye ko. Ito lang ang ini-edit ko. Isang piraso. Samantalang yung kanina, iikot ko at select ako sa lahat ng side. Tapos, pag mag-i-scale ako, right click ko pa to. Kailangan, nandun ako sa object. So, ang dami yung steps na ano. Samantalang ito, oo, mahaba yung process. Pero, mas simplified naman yung pag-i-edit. Yung okay? So, yun yung... Ay, binari ko. Okay, ngayon, sunod natin problema dyan. Hindi nakasentro eh. Yun, hindi siya nakasentro. Ganda siya, di ba? Pag nireset PSR natin, wala rin. Kasi, pag nire-reset PSR natin, yung PSR na to, yung position rotation na yun, based lang yun dito. Yung mismong kung saan nandun yun. Kunyari, itong connect. Itong connect kasi naka 0-0 na yan dito. Pwede ba yung bokong dito na yung ipar? Ito? Yung bokong dito. Eh, yun ang tatantahin mo siya. Tatantahin mo ganun. Tapos pag-click mo na to, nasa gitna na siya. Sa axis to center. Hindi, yung axis to center na yun, kung naka-sub-level ka. So, ang solution, yung usually ginagawa ko pag ganyan, connect and delete. Connect and delete na ako. Kung wala ko, gagawa lang kopya. Kopya. Ano lang yan, parang temporary. Yan ang parang container lang. So, control, baga control shift E. So, ano na to, di ba? Naka-flatten na siya. Ngayon, saka ko ngayon siya, i-center. So, naka-center na ngayon yan. Then, Alt G. Nag-group ako ngayon. Ito na ngayon yung bago kong, ano, ito na yung bagong center. Tanggalin mo nga yung si connect, ilagay ko doon. Tapos yun. So, center na. Ganyan na yung pandurugas na. Sinagal ko yung kinanay ng delete, ano yun? Yung technique mo yun. Magagamit nyo palagi yun.
pag oras na sa kater pa na yung mga rigging mo. Yun nga, pag, ito. Ito yung problema ko, di ba? Yun yung ano niya eh, yung axis niya eh. So pag nagro-rotate ako, doon ang rotation ko. Ang hirap i-centro. So ang pala yung tilt lagi sumisenter sa all points dun sa centroid? Hindi necessarily. Minsan, kung sino yung selected mong parent, siya nag-ano. So sa case nito, selected natin parent yung kulit. So control click, control ano ko lang. Anong tagit? Control shift E. Nag-center na siya. So, ang center na yan. Pero kung diskumpiyado ko pa, click mo na lang din to para sigurado ko nag-center yun. Then, Alt G. Ang ginagawa ng Alt G, kung saan yung mismong ito, yung axis na to, dun niya isasalpak yung parent. Kung niya, for example, maglagay ako ng ito, Q. Sasakto niya yun dun sa pinaka zero nun. Kahit anong object yun. So, nasa zero yun. Pero, for example, ayan, i-cube ka. So, kunyari lang, kunyari ito nandito. Naglagay ako ng cube, ginawa ko siya, chad, shift, click. Ayun yung bagsak niya, nandun sa origin. Pero, pag clinic ko yung ito, at nag-alt tapos cube, pasok siya doon sa mismo origin, doon mismo kung sino yung una mo selected kanina. So yun yung mga, ano yun, importante ng mga ano yun, makakatulong sa iyo dahil alam mo na, ako pag-oras na, gusto ko magdagdag ng object, gusto ko nakasakto na dito. At ako, gawin ko siyang parent. Tapos i-rearrange ko na lang dito sa object manager. At parent, control yung siya. Chip yung siya, dyan. So, again, kunyari, for example, nandito, di ba? So, Alt G. Nandun na ngayon yung null. So, ibig sabihin, meron na akong null dito. Ayun na siya. Nandun siya kung saan nandun yung mismo ngayon ito. Napaka-importante na yan, lalo na pag nag-re-rig ka na, hindi ko meron ko sinisentro ng mga gear, mga sinisentro mo yung mga joint. Baka, kung meron kang ano, meron kang certain na object, gusto mo ito yung null mo, i-group mo yun. Tanggalin mo siya sa group, yung mismong null na yun, pwede mo nang gamitin, no? Yun na yung parent mo. Yung null natin, hindi mo pwede pahitan ng CV? Pwede. So, for example, ulitin natin ito. Control click, then, okay, then Alt G, okay, delete ko na ngayon ito, then ito, pag selected mo yung null, dito sa object, ito yung display. So, pag rigging, ito, mga pinaggagamit ko. So, lagay ko na siya X, Y, tapos i-resize ko na lang yun. Then, yung mismong null na yan, sa basic, pwede mo palitan yung kulay niya. Kung anong gusto mong kulay niya. Kung left and right mo yan, kung green, red, blue, no? Para madali ng tapos, pupunta tayo sa rigging. Kasi pag sa rigging nga, kasi kunyari, tulad niya, dadating yung araw na pag nagseselect ka, dahil sa sobrang dami ng rig mo, naseselect mo pa yung mismong ano yun, naseselect mo yung mesh, o yung mismong ito, yung mismong polygon na. So, another workflow ulit is lahat ng mesh mo, nasa certain part, nasa certain layer. Lahat ng mesh, layer 1, tapos lahat ng rig mo, layer 2. Then pagdating sa mismong ano, sa layer manager mo, i-click mo yung mismong ilalock mo to. Para hindi mo siya masi-select. Masi-select mo na yung rig, pero nasabay ba siya. Okay. Natin yan. So, ito ngayon, ito, yung connect object natin na ito, lagyan natin dito. I-delete na natin yun. Ito yung parent natin. Kaya sabihin, connect ko ito, sabay na siya. Pwede ko na ngayon siya, i-reposition kung saan mandun yung dulo nito. Sunod natin is ito. So, ito.
ginawa ko lang dyan is cube lang ata yung ano dyan. So cube. Tapos, yung last cube lang, cube. Kasi flat yung ibabaw naman. Flat hindi. Ngayon, gagawin natin is, nagdagan natin yung segments yun. Tayo sa segments, nagdagan natin yun. Nagdagan natin sa y. Press ko na yung C. Tapos click ko to. Actually, pwede pa lang hatiin sa gitna. Hatiin na sa gitna yan. Para makasimetry lang. Para isang lang ginagalaw natin. Hit natin yan. Delete ko na rin to. Tapos dito, itong dalawang part na yan, i-scale natin papaloob, pero doon sa mismong origin ng object. No? So, right click ko ito, then object. Kaso ako siya i-scale box. So, ano pa natin ito eh. So ito, huwag muna natin yung symmetry natin. Hindi natin siya dyan. Tapos saka natin siya i-graph papalit. Tapos saka natin yung ulit yung symmetry. Yeah. Tapos, nagyan na rin natin dito sa gitna. Select natin dito. I-adjust ko na rin. Double symmetry na lang gawin natin. Para itong isang piraso lang ginagawa ko. Dito lang mag-adjust. Sabay na. Then, zoom natin ito. Okay. Picture na. So, parang cylinder lang yun. So, cylinder tayo. Size natin yun. Click natin itong 90 degrees. Tapos para hindi tayo masyado may rapong buwasan natin sa ito. Okay lang natin ito. Tapos i-adjust natin lang na baga papasok siya dito. No? Sasabay siya sa ano na ito. Gawin natin. Mag-duplicate natin. No? Hide muna natin yung isa. Tapos, iyan ko lang ito. Gawin ko ng dalawang segment siguro ito. Sa hide segments ito. Kailangan ko lang yung kalahati. Kasi, yun ang kalahati lang yung pagtutong ko rin. So, press ko na yung C. Hindi lang yung kalahati na yan. Then, so, kailangan natin siyang sumuksok dito. So, dagdagan natin ang segments to cube na ito. Kaya ito na. Sige na. Sa isa dito. Then, ito. Lagyan natin doon sa ilalim na. Taas
disconnect, yung delete natin. Then, i-bridge na natin sila ngayon. So, ang gagawin natin, para hindi masira yung mismo itsura nito, click natin yung sinilip ko na lahat. Mag-isang bits na. Yan. Tapos, bakit ko in-retain yung meron akong backup? Para yung backup na yun, ito, i-resize ko na lang siya. Diba? Size ko siya. Then, gawin ko rin dalawang segments doon. Press ko C. Tanggalin kabilang side. Then, saka ko siya isulit sa ilalim nito. Then, another ulit siya. Another connect and delete. Tapos, i-check natin yung mismo. Ano? Yung kung saan nakaharap yung mga normals natin. Pag blue, ibig sabihin, hindi yan marirender. Pag dilaw, marirender. So, ibig sabihin, ito, baliktad. So, invert natin. So, U, R, para ma-invert. Tapos, click ko ito ngayon. Click ko rin ito. Nandiyan. Ang gagawin natin para dikit doon. Ang galing. Stitch and switch. Tapos, hold natin shift, tapos click. Stitch and switch. Pwede rin. Pwede rin naman. Ang ano lang doon, madideform ng konti kasi ito ibang curve dito. Makawala yung pagiging perfect cylinder. Pero pwede rin. Gagamitan mo lang nito pagkatapos. Pero ba't mo, pwede mo naman gawa ka na kagad. Okay, so, nandun na rin siya sa lupa. Kasi, naka-symmetry tayo siya na up and down, naka-symmetry siya, pero naka-symmetry. So, nandun na rin. Naka-single ba ito? Set PSR niya rin ito, parang wala sa center. Drag ko na lang ang assist natin. Okay? Tapos, ito ngayon. Ang pinakamadali. Ang mga detalye nito. Pinakamadali yan? Yung pinakamadali. Kasi ano lang yun. Cylinder lang yun. So, click ko to. Ito yung parent ng ano, ba? Dahil dyan ko gusto magtagtag. So, either Alt, tapos click yung cylinder para sakto na dyan, diba? Or, hold to yung shift, tapos cylinder, then reset PSR. At wala mo na siya i-resize. Sakto na yun. Degrees. Natin doon. I-taper natin ulit? O, pwede. Ang gagawin natin dyan, dumino natin ang height segments yan. Then, saka natin press yung C. Tapos, i-select natin yung bawat either na scale na lang natin. Tapos magkita sa polygon mode. Adjust natin. Kulang yun. Dapat ganyan sa kadetalye dahil. No? Ang gawin natin,
Eh, meron tayong profile na ganyan. Para may control tayo. Tignan natin yun. Ayan, set. Ayan dyan doon. Saka natin ito. Sa Z-axis. Ano yung size nito? Umilis ko dyan. Ayan kung nawala ako. Stop. So, ito siya. Pwedeng, yun nga, pwedeng kumuha na lang tayo ng isang piraso dito, extrude natin papasok, or kung gusto natin separate element na lang din siya. Kasi, ang magiging sunod na problema mo, yan, especially sa mga gantong mga detalye na, yung texturing process mo sa pagdating na dyan. Kasi, pag oras na yung texturing process mo na dyan, ay, dami mong ihimayin. Baga, lalo na kung magkakapikit. Eh, kung separate object na lang, ito, isang texture to. Ito, isang texture to. Sa kakamay combine. Pero pakita lang lang. Kunyari ah. Ito. Copy natin yan. Copy natin sa iba. Close ko muna. Ay, yun. Yan. So ito, isang object to, di ba? Kung titignan natin yung texture niya, yung UV map niya, yun siya. Tapos nakakulong lang siya. Diba? Ito lang yun eh. Nakakulong na lang. Gawin natin isang object. Then saka natin siya makikita rito. Pag-clinic natin yun sa UV map, yung realign ito. Yun na siya. Dahan. Tapos, ito ulit. So, ito is another object to, di ba? So, control shift key. Pa-finalize mo kasi lagi pag oras na i-UV map na eh. Ito ngayon siya. Remember, di ba? Ito lang talaga siya. Umikot lang. Ngayon, dahil kinunik and delete natin. So, ang nangyayari doon, kailangan mo na ngayon i-define yung mismong kung saan yung mga tahian mo. So, for example, dito, eh, pag ganyan siya, kung may tahian ka na expose, pag naglagay ka ng texture, especially noise, pag pumunta yun dyan, at nakakita ng kasalubong, oops, lihis na ganun, pangit. So, ang solution mo, kung saan yung mas least na hindi siya makikita, doon ilagay yung tahian mo, yung seams mo. So, kung sa case na to, ilagay natin siya dito sa gilid. Oo, walang problema yun. Eh, especially kung, for example, tulad nito, kung yan, hindi pattern yan. Yung noise na yun, hindi pattern yun. From pag-oras na nilagay mo sa surface na may seam yun, oh, may pattern, may ano doon, mayroon seam doon. Eh, magkaibaga, isang grudge na texture yun eh. Nag-generate lang ng kusa yung procedural yun. Pagpasok ni Rob, nakita mo, hiwalay na ganyan. Eh, hanggat mare, pag mag-ano ka ng seams, yun nga, tignan mo kung saan yung list na hindi siya masyadong nakikita. So, sa case natin, lagay natin dyan sa ilalim. Eh, saka natin siya. Saka natin siya mga pa-plating. Meron ba?
So yun yung latag niya. So imagine mo kung meron ka isang buong texture, eh grudge. Eh siyempre, iba yung itsura ng grudge dito. Iba yung nandito rin. Kaya talagang pag-oras na, nagsalupong na siya sa 3D ano na mismo, 3D view, talagang nag-iwalay siya. Kaya dapat, itatago mo yun. Kahit sa organic. Mas mayroon natin sa to. Kasi usually, pag sa, lalo na, kunyari sa organic, nandito ang sim. Ay, lalim. Sabi sa ulo. Ang ulo, nandun sa hairline. Sa hairline, natago mo sa hairline. Tapos yung dito sa mukha, naka-shrimp yan. Maka talagang shrimp na yun. Tapos yung dito sa mata, dito sa mismo sa eyebrows, ay sa eyelashes. Kasi nga, ang seam doon, nandito sa likod. Kasi, pupera mo naman yun. Hindi makita. Okay, punta doon. Asa na, wala. Ah, kasi nireset ni sir natin. Ito yung kasama niya. Group na muna natin yung tapingin natin. Ayan. Ayan. So, yung mismong, ano, ito. Yan. Hindi na natin kailangan i-model yan. Bakit? Meron na tayo ito. Ito na yan. Scale na lang natin yan. Ito na yan. Diba? So ito. You know? Nagugutom ka na naman. So, balik na dito. So, ang gagawin natin is ito. Ngayon, hindi na natin gagawin yung mismo ano, no? Hindi natin gagawin to joint na to, no? Kukuha na lang tayo dito. Hanap tayo ng kapareho niya. Nasa ng kapareho niya. Ano pinaka ano yung tirador? So pili ko lang tayo ng isang piraso yan nga pala tanong ko yan dyan pumapasok pa sa hierarchy pwede ba tayo pagka nag-click doon sa mismong object na yan double click mag-click dito mo please kumain click. Click. Another click ulit. Pag-oras na lang. Pero, depende. Yun, halimbawa, yung isang arm. Di ba, gusto ko lang yung small portion na yun. Pag-clone, hindi. Pag, for example, kunyari ito. Pupunta ka doon sa yung mismo, ano? Click mo ulit. Isang click. Kasi isang click, di ba, masi-select mo yung... Kasi yan, tignan yan. O, pag nag-click ako, may click ko yung connect object. Eh gusto ko mag-click ko yung isa pa. Another click. Kaso, problema doon, hanggang pag may cloner, hanggang doon ka lang sa cloner, hindi ka na pwede pumasok sa susunod. So, ang technique na, lang doon, yan, may cloner na. Oops, may cloner ka po. Baga nakatago dito, kunyari, naka-close yan. At, yes ka. Or, view, tapos scroll to first active. First active. Scroll to first active. Ibig sabihin, kung ano yung selected mo dito, i-reveal niya dito sa object manager mo. Which is yun ang purpose dito. Ginawa na natin. Kasi ganito, isang pasigo, panagi ako. Pupunta pa sa S3 na nakikita ko sa S3 yan nga, basta pag-oras nandito siya na-select mo na, kakagilapin mo rito Alt S ka or S, S ata sa inyo sa akin, ginawa akong Alt S eh.
yung sa ano mo, shortcut o sa ano mo, USB. Galing ba si USB yan? Yung LS? Hindi, ako lang nagsasa inyo. Diyan ata S eh. O sa USB contact. Alt S talaga dyan? S lang. Ah, S lang. Kung gusto nyo, ibigay ko yung shortcut address ko sa inyo para i-copy nyo lang sa preference nyo. Yan, natatandaan nyo lang yung shortcut ko. Ako, binago mo yung pwede. Kasi pwede, binago mo yung pwede. Hindi, post na lang, nakakalipunit na. Kasi galing ko Max. At least, so, ang gagawin na lang natin is kukuha sa isang piraso rito. Tulad nito, yan. Gusto kong maklik to, eh, napakloner. Wala akong choice. So, Alt-S na lang ako. Hanapin ko siya. So, yun. Tanggalin ko yun. Labas natin siya. Yan. Hindi ko kailangan yung yun. Ito lang kailangan. Resize ko na lang yun. Kaso ang problema ko yung tirador. Pag-apartin. Kasi yan, galing sa cloner. So, isi-hero natin. Yung... Pa rin ba? Bakit? Kasi, click natin yan. Punta tayo sa Attribute Manager. Tingnan natin coordinate. Tama naman. Ba't tayo mag-zero? Ano ba doon? Tabingi mo. Tabingi utak ng limuha. Hindi, meron siya solution dyan eh. Na-encounter ko rin yun. Kasi nga, ang problema mo dyan, what if yung galing na sa texture eh. Di ba? Galing sa texture, tabingi. So, ang ginagawa ko dyan is, parang ginagawa ko yun. Yung mismong axis natin na naka-center na sa world. Kapala. Object na yung tabingi. Yung object ang tabingi. So, ang ginagawa natin, ganun din. Align natin to hindi world. Dapat yung normal natin. Then, selected points tama. Tapos, punta tayo sa point mode, select natin yung gusto natin. Then, hanap tayo ng normal natin. Normal natin, siguro ito. Then, saka natin execute. Check natin. Tama naman. Tama ba? Hindi pa. Gawin natin is zero natin sa normal niya. Normal pa yung pababa. At least meron siyang specific na direction talaga. Tama. Hindi pa rin. Lalo na baling eh. So, isa pa ulit. Kaya dito. Ito is selected naman natin siya. Yan. Ayun talaga yun. Pwede bang i-rotate yung object against yung axis?
¿Esto? Mi caso nga problema, yung mismong axis mo na, mali. So pag in-align mo pa rin siya doon, parang nireset PSR mo lang siya. Di ba? Normal option dito. Pwede ba mag-slice na? Kumapi ka na lang ulit. Kapi na lang ulit. Hindi, problema mo nga. What if? Na-encounter. Yun lang, ano, try ko lang ulit. Meron yan. Yun! Okay na. Yun! Okay na. Yun lang. Isang itch. Isang itch na solution. Nagulo na. So ayan, di ba? Tabingi eh. Yun o, tabingi ito. Gusto ko ito. Sumabay dito sa dalawang points na ito, di ba? Yan o. Pag zero ko ito, kunyari, nireset PSR ko. Ayan, tsura niya. Tabingi, wala sa alignment eh. Yan ang reset PSR niya. So, yung axis mo, gusto mo dapat sumentro muna doon sa dalawang yun. Ngayon, pag punta ako dito sa axis center ko, meron na akong, meron na akong dalawang points, diba? Selected points. And pag punta ako sa point mode, okay, sinelect ko na itong dalawang point na ito. Yan. And ang problema ko na lang ngayon, nakarotate pa rin eh. Ito, baga yung itong selected na to, yung sinasabi niya center axis ko, itong mismong axis ko, ito yung dalawang points, sinicenter siya doon sa dalawang point. Ang problema mo yun, yung alignment ng axis. Oo, nakacenter siya. Eh kaso, nakabaliktad na ganun. Ito ngayon, ang ginagawa nitong alignment na to, is kung saan naman yung selected mo, doon naman siya a-align. Doon naman siya mag-orient. Hindi. Bali ito, ito mismo, i-align niya naman to kung saan siya, kung sino selected mo. Eh dito ang problema, align all, okay. Sana kung may points lang sana dito. Eh may edge ka. Pag sineselect ko ngayon ito, yung dalawang to, hindi pwede kasi hindi niya alam eh. Alin niya. So yung sumunod is yung normal. So yung normal, inipilit ko dito. Ang problema, yung normal din, eh, tatlo rin information. Tapos plinatin ko, pagka-plotin ko sa kanya, yun eh, tabingi pa rin yung axis na antimano eh. Di ba? So, solution is selected edge. Punta ko sa edge, select ko ng isang edge na nakaturo. So, ito, okay na to eh. So, horizontal na to. Dalawa, pag sinilip ko yung dalawang point, di ba? So, ibig sabihin, ito yung vertical. Ang sinilip ko na yun to. Dapat in-execute. Sakto na siya. Naka-align na ngayon. And naka-align na siya. Pag clinic ko ngayon yung reset PSR, sakto na siya. Nakakalito talaga yung tungguna eh. Kahit ako eh. So, hindi kong... Yeah. Minsan, ito minsan baka may counter. Minsan kasi, ito, for example, tulad na, naka 180 degrees ako eh. Gusto ko na siya i-zero out. I-zero ko to, pero hindi magbabago orientation ako. So, ang gagawin ko, i-click from freeze call. Pag nag-freeze call ako, zero na to.
Naka-zero na ngayon to, may record niya yung previous. So, meron ka pa rin way pa bumalik ka dun sa original orientation, i-unfreeze mo ngayon siya. Pag siniro ko na ngayon to, yun yung original orientation. Pero, yun na, gusto ko nang, gusto ko. Pag-awal na kagano'n siya kanina, pero zero lahat, paano yun? Naka? Yan, okay na, pero zero lahat na to. Ito? Lahat. Hindi. Ito ang importante. Ito yung susundin niya. Ito record lang to. So ito, dito ko magbe-base ng animation naman. Hindi naman dito. So i-trace na lang natin yan. So kung for example, tulad yan, gusto ko na to, ito is nakarotate ng ganun. I-trace mo na ulit. Nakarecord ulit. Pag nagbukas na ulit yung file, nakarecord na ulit. Nare-retain niya yung per object. Okay, so nasol, at least nasol natin. Maganda yung nasosol. Para in case na na-encounter niyo, alam niyo rin paano yung ayusin. Sunod natin is yung... So ito na yun, di ba? Ito yung portion na yun. Ito, yun din yun eh. Yun din yun eh. Ito ako lang dyan. Yung delete ko to. Delete yun. Tapos kinap ko to. Ito na din yun. Tapos dito, itong portion na ito. Ito yun, di ba? So, usog ko ito ngayon. Then, para ma-extend ko ngayon ito, magdadagdag ako ng isang segment yan. Ngayon, sawa ko siya. So, as itong portion din na ito. So, ayan, another problema mo naman. Paano isi-sentro ngayon ito? Doon. Paano ko makukuha yung sentro nito? Paano ko gagawa ng null dyan? Si Pat, alam niyo. Hindi naman makakasama yung sentro. Hindi naman sa ating. Oo. Hindi ka na siya tuloy, ginawa na natin yun. Dito, ito. Ganun din yung concept. So, ganito lang, ginawa ko. So, gawin natin, ito yung kailangan natin, di ba? Itong portion na to. Di ba? So, duplicate natin yan. Then, finalize natin yun. So, kukunin lang natin is itong portion lang na to. You know? So, yung gitna na yun. So, ang gagawin lang natin, convert natin yun sa points. So, points na. Kasi yung point selected na. Labas natin ulit ito. Yung axis center, ito.
selected points, di ba? Execute natin. Ayun na ngayon yung axis natin. Di ba? So may axis. Alt-key tayo dun. Delete na natin ngayon ito. Meron na tayong axis ngayon dun. So, yun yung sabi ko, napaka-importante, tandaan mo lang yung process na yun, ang daming purpose. So, ibig sabihin, pag nagdadagdag na ako ng cylinder yun dito, either out, tapos cylinder, sigurado kung eksakto na yun doon. Pwede ba na ngayon? Dugtong na yun. Pwede ba na gawin na yun? Ah, hapis na pala. Ah, ganun na. Buti pa yung panghapon, maaga eh. Yung pang-umaga, late lagi yung mga pang-umaga eh. So, pasok natin yan. Pasok natin doon. So, ang gagawin natin is, yan na, baga, unti-unti natin gagawin ito. Itong portion na to. Tapos, idudugtong natin dito. So, kailangan natin is, kailangan natin ng another nito. Dahil, ang kagandaan niya, meron na siyang joint eh. Meron na siyang ball joint doon. So, another way ulit is, select natin siya. Then, center axis 2. Sabihin, nandun na ngayon ang rotation ko. Tapos, dahil nandiyan rotation ko, punta ako sa side view. Shift S, ay, o oh, tama, Shift S, para enable snap. Vertex snap, axis snap, 2D. 2D. Sige natin dun. Para pag nirotate natin siya, sakto na siya dun. Tapos, hindi na natin kailangan ito. Delete na natin. Ito na yung tala. Tapos, yung cylinder natin, which is ito, tapos na natin muna yan. Napapabundi-bundi na si... Mahirap ba? Ang daming process kasi. Ang dami yun ang susundan. Yung isa lang ginagawa natin, sabi siya yung parang sa yun lang mismo yung buong process ng isa yung squid. Yan ang isang piraso lang yan. Kailangan talaga ako yung principle ng bakit gano'n nag-gagawin. So, best point is scale. Then, scale ko to. So, bubuhin ko lang yung mismong parang cup nito. Okay, so yun siya. Then, dalawa. Dalawa. So, ibig sabihin, kailangan ko ngayon ng connection dito sa dalawang to. So, ibig sabihin, itong isang piraso na to, tuling ko siya sa gitna. Then, mali. I-cup muna natin. I-cup muna natin yan. Then, tali ka na to. Bago po siya. Bago siya i-cut. Para meron na yung definition na yun. Yan. Ibig sabihin, pwede po siya ngayon itong ito. Diba? Yan, gagawin ko lang is
i-extend ko ngayon ito. Right click ako, sa normal tayo dapat. Para kung tayo mag-extrude. Hindi ko muna nilalagyan ng symmetry. Kasi, iyaano pa natin siya. Sabihin ngayon, itong mismong cylinder na to, pwede ko nang pagsamahin po yung dalawa. Diba? Ito, connect natin siya. Connect muna. I-ship, connect and delete muna natin. Tapos ito, may tura mo kanina. Paano ko ginawa? Ayan siya. So, ilalabas ko pa ito. Ilalabas ko yun. Tapos, select ko kung dalawang piraso na ito. Select ko rin yung dalawang piraso na yun. Isang araw siya i-glitch. Tapos, delete natin itong excess na ito. Tapos sa kanon lang natin siya, i-symmetry. Kasi so, na-delete lang yan. Hindi, backspace. Kasi ang pag-delete mo ng edge, dapat hindi direct dissolve data. So yung dissolve, ginawa ko siyang shortcut niya is backspace. Dissolve yun. Dissolve yun. Ngayon, ito na naman tayo. Masyado ko nanggigil kanina, dinelete ko yung symmetry ko. Happy si Pilip. Push na. Then, sakal lang natin siya i- yan, di ba? Puro symmetry. So, si symmetry, ito, pwede kong copy yung symmetry yun na yun. At ang galing ko ito, salpag ko ngayon si oops, naiwan. Naiwan itong dalawa. So, ito, no? Symmetry, di ba? Pag symmetry, ang sinisymmetry niya is yung direct shot niya, yung unang-una. Eh, ang gusto natin isymmetry is, kasi itong isa, ito, ang sinisymmetry niya is yung kalahati, di ba? Kalahati nito. Eh, kung isasama natin ito, minsan, magawa niyo yan, ha? Pag sinama natin yan, doble na to. Doble na rin yun. Sinimetry pa rin niya. So, wag niyong gawin magano. Ang gawin niyo, ilabas niyo sa symmetry. Lagay mo dito. Okay? So, ito. So, labas ko muna sa glit. Ayan siya. Ngayon, saka ko siya nilagay as katumbas ng baga inuna ko muna yung ito, yung sinisymmetry niya. Pero nilagay ko siya, sumunod doon. Eh, itong isang group naman nito, ito yung sinisymmetry para maging doble ngayon siya. Hindi nyo kaya yung okay yung buko, baka pagano ha. Okay, then, so iyan na ito. Tapos ito na yung mismo. Yung mga dami kong pinagdaan.
dapat sa kapangalan si Silver. Kaya rin. Ay, ganda naman ko yan, sir. Doon sa may flexible na isa. Di ba pwede, pwede ba yan na magbago ang scaling along the slide? Kung ginawa natin na may repeating na yan. Mga problem si paper, doon. Ito, doon. Pwede pang gawin ng gano'n yung natin. Pero pa. Mm. Parang ano din siya, sweetener. Halos ganun din ang behavior. Parang sweetener. So kung for example, gusto kong tabaan to. Ang gitna. O yun yung una nga, ganun. So yun ha, meron na tayo niya. Ito na si subscribe lang. So, yun siya. Okay, so next week, puro na tayo, ano, i-refine na natin yung mismong bawat piraso. Anong refine? Basically, pag nilagyan natin ng subdivision surface, dapat hindi nawawala yung detalye. Bisa mawala na baga na i-intensify pa yung mismong ano niya, yung mismong itsura ng mismong object mo. Siya, siya, ginawa na niya eh. Nagawa mo na eh. Sinunod ko lang siya tao yan. Gano'n ba? Worship time. After, oh nga, meron nga pala yung refining, ano, refining model. Nandun na rin yun. Yung mismong itong isang piraso na to ni refine, so nilagyan siya ng cloth surface para magkaroon ng ano, para magkaroon ng thickness. Then kung ano yung mga edges na, for example itong edge na to gusto mong ma-define yan, i-bevel mo yan. Tapos yung mismong, for example yung cases na dito, para yung mismong kanto na yan, ma-define din, so magdadagdag ka ng another set of edges to. Next week, pag i-re-refine na tayo. So, i-re-refine na yan, at preparation na for UV mapping. Yung pinakamahilig. Pwede pa, meron lahat, alam ko, kung ako may hihirapan, alam ko, kung paano sa axis, alam ko pa yung, kung saan tayo.